So, hello ulit sa inyo mga ka-electrical, no? O, nandito ulit tayo, discussion naman natin ngayon para sa mga ka-electrical natin dyan na mga newbie, no? O yung viewers lang talaga at gusto matuto sa electrical. So, pag-aaralan natin ngayon sa vlog na to, yung mga terms sa electrical para makarelate tayo kung sakaling nanonood kayo ng mga electrical tutorial na katulad ng ganito, ay maintindihan natin kung ano yung mga sinasabi nila, no? So, hindi na natin pagtatagalin. Ito na yung mga salitang madalas sinasabi sa mga electrical tutorial, no? So, bigyan natin ng mga kahulugan kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ng mga nagtuturo sa atin dito sa YouTube, no? So yung continuity, yan yung unang-unang salita, no? Yung continuity. So ano ba ibig sabihin niyang continuity? Yung continuity, ibig sabihin niyan ay magkadugtong. Okay. Paano mo masasabing magkadugtong yung isang wire kung hindi mo nakikita na magkadugtong? So, for example ng continuity, ganito, no? So, sa physical appearance, makikita mo, magkadugtong siya. So, ibig sabihin, may continuity yan. Yung continuity, ibig sabihin, makakadalo yung kuryente. So, continuity, magkadugtong. So, pwedeng magkadugtong, pwedeng hindi magkadugtong. Okay? Ang sinasabi ng continuity, tatanungin siya, ano, may continuity ba o meron o wala? Pag sinabing meron, ibig sabihin magkadugtong. Kapag wala, ibig sabihin hindi siya magkadugtong. Okay. So, yung continuity ginagamit dyan is ohmmeter sa selector ng ating tester o ng ating multi-tester, no? So, continuity, yun ang meaning ng continuity. Ibig sabihin ay kung nakakadalo yung current, no? So magkadugtong ba o hindi? So continuity. So pag sinabi namang open, so sa electrical, pag sinabing open, open ba yung wire, open ba yung coil, no? Open ba yung circuit? So ibig sabihin ng open ay hindi magkadugtong. So katulad dito ulit, no? So yan, close yan. So, pag open, sabihin yan, open, so putol. Okay. So, sa term sa electrical, open, meaning putol, walang continuity. No? So, nadudugtong pa rin yung continuity minsan. No? So, madalas dinudugtong yung continuity. So, open ang continuity. No? So, kabaligtaran na naman ng open is yung close. So, pag sinabing close, may continuity. No? May continuity, ibig sabihin, pwedeng dumalo yung kuryente. No? Pwedeng daluyan ng kuryente. DC man yan o AC. So, yun yung close circuit. Maraming katawagan din ang close circuit, close coil. No? Meron po palang isa, no? So, shorted. So, yung close, sabi, magkadugtong. Pag sinabi namang shorted, shorted ay close din yun. Ibig sabihin, walang resistance. So, sama rin natin yung resistance. Pag sinabing shorted, lalo na kung ang sinusukat ng technician o ang tinuturo sa tutorial ay motor. So, shorted meaning naka-close, no? Naka-close. So, connected, no? So, kasi kapag sa motor, kapag
close ang nasukat mo o tinatawag na shorted, ibig sabihin hindi na aandar yung coil na yun o wala na magnetising mangyayari doon, hindi na aandar yung motor. So sa motor kasi kapag coil ang sinusukat mo, dapat merong resistance. So ito na yung resistance na sinasabi natin. So ano naman meaning ng resistance? Ibig sabihin ng resistance, hindi siya shorted, hindi rin siya close, no? Hindi siya close, no? So kung tutusin, magkaiba kasi yung close sa shorted, no? Pag sinabing close, makakadaloy. Pag sinabing shorted, may hinahanap ka dito na hindi dapat naka-close. So kapag sinabing shorted sa motor yan, so wala nang resistance. Sa coil kasi kailangan may hinahanap kang resistance. Yung resistance na sinasabi dyan, yun yung hinahanap sa coil na kailangan hindi siya shorted. Ibig sabihin, gumagana pa yung motor niyo. Okay. So, example natin yung resistance, no? Ayan. Ito yung coil. So, kapag shorted yung coil ng motor, ibig sabihin, meron dito na nagka-short-short na yung kurye, yung wire, magkadugtong na. Kaya wala ka nang magagawa ron, kundi palitan. So, yan yung tinatawag na shorted. So, maaaring nasunog or nagkaroon ng sunog yung coil, kaya sira na. So, yun yung meaning ng shorted at ang resistance. So, meron pang isang katawagan, lalo na kung sa motor, no? Dalawa yon, isang shorted, isang open. So, pag sinabing open line, wala siyang nasusukat na resistance. So, putol na. Yan. So, maaaring putol na yun. Kaya, so, yung isa nga, yung kabaligtaran ng shorted ay open. Open line, no? Open line, ibig sabihin yung linya ay putol. So, wala kang makuwang resistance, wala ka rin makuwang shorted. So, putol. Yan ang aming X. Yan. So, ibig sabihin putol yung wire. No? So, sa motor, madidistinguish mo yung motor kung sira na, lalo na kung single phase yan. Susukatin mo yung mismong dalawang linya. So, kapag nasukat mo ay shorted, 0-0 ang resistance. So, meaning shorted. Mga ka-electrical, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button dyan. I-click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video pang darating. Pero kapag wala kang masukat kahit ano, so open naman yon, open line. So meron pang isa, yung grounded naman. Yung grounded. Pag sinabing grounded, tines mo yung isang linya ng motor, then yung isang linya ay sa body. So pag magkaroon ka ng resistance doon or magkaroon ka ng shorted o nag-close yung mismo tester mo, so grounded yon, miski resistance sa masukat mo ay grounded pa rin yun, no? So yun yung tinatawag naman na grounded sa mga motor. Ibig sabihin, connected na yung isang linya sa body ng motor mo. So dito na tayo sa ohmmeter. Yung ohmmeter, ang makikita natin yan sa tester, no? Sa mga multi-tester nyo. So kung mahilig kayo mag-DIY, laging ginagamit madalas sa mga electrician is yung ohmmeter. Although kapag voltayang susukatin nyo, voltmeter man ang kailangan. Pag tines nyo kasi yung kuryente sa ohmmeter, masisira yung tester nyo.
So kailangan titingnan nyo muna bago nyo sukatin yung mga voltahe. Baka mamaya nasa ohmmeter. So ohmmeter yan yung ginagamit sa mga continuity natin. Pagsukat ng continuity. Yung open line, grounded, closed, shorted, kung may resistance. Kapag sinabing resistance, hindi siya shorted, may nakukuha kang reading sa ohmmeter mo. So ano pa, yung hot, pag sinabing hot, yun yung may kuryenteng wire. Okay. Yan yung may kuryenteng wire na hindi mo pa pinipindot yung switch, may kuryente na kagad. Okay. So return, yan yung from switch papunta sa ilaw o sa mga load na ng circuit natin, no? Yun yun. So return naman ang tawag doon, return wire. So hot wire, hot wire return, hot wire return wire. So motor control man yan o building wiring. So ganyan din ang katawagan dyan. So yung L1, L2, L3, ibig sabihin yan line 1, line 2, line 3. So linya, okay, linya ng wire. So dalawang klase yung ginagamit natin na supply. Ano? Isang 3 phase, isang single phase. So sa single phase, yan yung ginagamit natin sa mga bahay. So makita nyo, dalawang plug lang yung mga kadalasang appliances natin. Pagdating sa 3 phase, yan yung mga industrial na, yung mga motor na 3 phase, malalakas na induction motor. No? So kaya okay, malilito dyan, no? Yung 3 phase, single phase. So pag sinabing home run naman, ang home run, yan yung pinanggalingan ng kuryente kung saan panel board yung home run mo o yung mismong supply. Then yung feeder line, yan yung mismong main wire mo o yung galing sa mismong Meralco. Supply voltage, so sa supply voltage, yan naman yung kuryente sa bahay na pinagsasaksakan nyo sa mga outlet. So supply voltage yon. So sa supply voltage, dalawang klase, no, yung AC at DC. Yung AC meaning yan is alternating current. So walang polarity yan. Ibig sabihin ng polarity rin, pwedeng baligtaran yung wire. So hindi magsho-short kahit magkabaligtad yung wire o hindi masisira yung appliances. So pag sinabi namang DC, so direct current yan, yan yung merong polarity. So hindi pwedeng baligtarin yan. So yan yung mga supply na voltage sa mga DC motor, lalo sa mga e-bike, baterya ng sasakyan, motor. So DC ang mga components ng pati yung supply. So hindi pwedeng baligtarin yun, kaya merong red and black yan para sa positive and negative. So yun lang ang may isi-share ko ngayon, mga ka-electrical lang. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video pang darating. So thank you, God bless.